Magandang araw mga kadiyo. Handa nang bumalik sa Pilipinas si Negros Oriental Representative Arne Teves at harapin ang mga aligasyon na siya ang nasa lipod ng walang habas na pagpatay kay Governor Digamo. Ngunit sinabi ng kanyang legal team nitong Lunes na kailangan tiyakin ang seguridad ng kongresista at ng kanyang pamilya muna. Binigyan diin ng mga abogado ni Teves na ang seguridad ng mababatas at kanyang pamilya ay isang malaking alalahanin. Kasunod ng recent development kung saan ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, natakpan ang karapatan ng kanyang kliyente at ng mga taong nauugnay sa kongresista. Talagang balak niyang bumalik upang linisin ang kanyang pangalan. However, in the light recent development, hindi lamang ni Kong Teves but of the other associate with him were trampled upon. May malaking concern na sa security niya. There's a big concern of his security, Topacio said during the weekly Pandesal Forum in Quezon City. Sinabi ni Atty. Toby Jokno na kasama rin sa press conference at ipinakikilala bilang childhood friend ni Teves ay binanggit ang pahayag ni Topacio na muling na iginiit na nais nang bumalik ni Arne Teves sa Pilipinas upang sagutin ang mga dumaraming akusasyon laban sa kanya. We just have to secure his safety and the safety of his family before he could really decide kung kailan babalik. Hinimok ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Teves na bumalik sa bansa para sagutin ang mga aligasyon na nauugnay sa kanya sa pagpatay kay Digamo. Ipinunto din ni Romualdez na ang otoridad ni Teves na maglakbay sa Estados Unidos ay valid lamang mula Pebrero 28 hanggang Marso 9. Nang maglaon, nanawagan si Romualdez para sa isang pagsisiyasat sa kamera sa highly suspicious na kawalan ng 5-6 na police escort ni Digamo nang paslangin ang gobernador noong Marso 4. Sinabi ni Topacio na malugod nilang pinatanggap ang pagtatanong ng kamera kung mayroon pangako na ito ay magiging walang kinikilingan. Ang unang magandang tanong na itatanong ay kung bakit walang seguridad si Gobernador Digamo. Iyan ang hindi mo masisisi kay Congressman Teves kasi ang mga escort ay kontrolado ng PNP and by extension, the PNP is under the Department of Interior and Local Government. Sa tingin ko, ang tamang tao na tatanungin ay mula sa panig ng gobernador. Wala kaming kamay sa kanyang security detail. We are also questioning that kung bakit biglang nawala, why they suddenly didn't report for duty. They're supposed to be with either the PNP or military. So bakit nawala? Why were they absent? Malaking tanong din ito sa amin, he said. Pero hinimok na ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang mga concerned police escort ni Digamo na magpaliwanag dahil naguguluhan din sila kung bakit hindi sila nag-report sa tungkulin. Ibinunyag din ni Topacio na nakipag-ugnayan siya kay Romualdez para ipaalam ang mga bagay mula kay Teves na para ka sa kanyang tenga lamang. So, meron po akong video nga ipapakita sa inyo mga kadiyo and kayo na din po ang humusga and please comment down below sa inyong reaction tungkol dito and please support our YouTube channel and our Facebook page. So, salamat mga kadiyo and ito na po yung video. Nasa na po ngayon si Congressman Arne Teves and meron ba siyang payag kung kailan siya makakauwi ng bansa? And at the same time, si Justice Secretary Boyeng Remulla ay nagbigay din ng assurance sa kanyang seguridad po, no? Kung yun yung kanyang, kumbaga, parang hinihiling at pinag-aalala sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas po. Eh, alam niyo po, gustong-gusto talagang bumalik ni Congressman Teves sa ating bansa para ipakita na siya ay walang kasalanan and to clear his name. Ay, ang problema lang po, may concerns po talaga isa sa security. Kahit i-assure po ng ating pamahalaan, ng ating ng ibang mga leaders dyan, ng ating pamahalaan, na siya ay poprotektahan, ay nakita na nga po natin well, hindi naman lahat, ano? Yung ibang elemento ng ating police, na ating fall orders, na ganito ang ginagawa, sumusugod sa kanyang tahanan, they are running roughshod over his rights,
inuyurakan ng kanyang mga karapatan, magsaserve ng search warrant na parang gagyera yung pupuntahan. May merong clearing team, papasok, ayaw magpapasok, after 1 hour saka magsisearch, and then makakakita ng barel na wala namang barel. Ha? Eh, paano kang maniniwala sa mga assurances ng ganito? With all due respect to our official, sa mga kaibigan natin, hindi po nag-inspire ng confidence yung recent events, lalo-lalo na yung mga actuations ng mga ahensya sa ilalim ng DILG. Eh, katulad po niyan, eh baka naman pag nag-read sila, makakita naman ng barel. Meron pa naman, Enero, alam mo nang i-read ka. Ni-read ka, may barel. Ni-read ka ulit, may barel na naman. Hindi ka ba nadala-dala? Common sense dictates na, kalakuhan na po talaga ito. Parang iniinsulto na po ang intelligence ng ating mga taong bayan. Kaya ang napanawagan ko po, doon sa mga tao rin ni Governor Congressman Teves, ay huwag kayong mawawala ng loob. Nandito po ang kanyang mga abogado para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan, sapagkat ang nangyayari po, tinatapot po yung mga tauhan ni Congressman Teves, pinipwersa mag-testify against him. Kaya nga po bukas, may mga complaints po kaming ipafile sa mga karampatang ahensya ng gobyerno laban sa mga pananakot sa pagpe-pressure na ito. Mm-hmm. Attorney, last video post mismo ni Congressman Arnie Teves, inamin niya mismo na may mga baril din siya na expired na yung lisensya, or sinasabi nga niya, ang kanyang accusation nga ay tinanggalan siya ng lisensya. Lahat ba na baril na yun, sir, na sinasabing wala ng lisensya, paso na yung mga lisensya, ay agad na sinurrender? Or paano ba yung proseso niya? Kasi nabanggit din niya na baka raw kung kanyang isusurrender ito habang nasa daan, aarestuhin siya, magkakaroon siya ng paglabag, hindi pa niya alam kung ano yung tamang proseso, kasi nga pinaghihinalaan na niya na merong gagawing masama sa kanya, kagaya nitong sinasabi niyo po na pagtatanim daw ng mga baril, kung ano man yung mga accusation. Naging laman niya ng kanyang video na ipinost after nung incident po ng pagpaslang, attorney. Ay, opo. Ganito po yan. Yung pong pag-cancela naman ng kanyang LTAP, yung License to Own and Possess Firearms, yun po ay hindi pa final. Yun po ay may apila pa kabe sa kasalukuyan sa Chief PNP. Ngayon pa man, ako po mismo personally, I can attest to the fact na with respect dun sa residence ni Congressman Teves sa Quezon City, yung malapit sa Batasang Pambansa, ako po mismo pumunta rin sa tahanan at tinignan ko yung tatlong na natitirang baril doon na hindi nasusurrender pa. That was 3 days ago before the raid. Nakipag-ugnayan na po doon sa pinakamalapit na presinto, kasi yun po ang procedure. Yun po mga kawani noong presinto yun. Yung mga polis mismo, sila ang kumuha doon sa residence ni Congressman Teves. Then ako po mismo, para ako ay buhay na saksi, ako lang nag-search doon sa bahay ni Congressman Teves para ma-satisfy ko yung sarili ko na wala pong baril doon, ni illegal, illegal, wala pong baril, zero ang baril doon sa residence ni Congressman. Ganon din po ang ginawa doon sa kanyang residence sa Negros Oriental. Isinuko din po yung mga baril doon. So, kaya nga po nagtataka kami, alam mo nagre-raiding ka, isinuko ba yung mga baril? Nanggaling yung mga katakot-takot na baril, di ba? May granada pa. Eh, alam naman natin, kaya nilalagyan ng granada para maging illegal possession of explosives and non-bailable eh. So, well, yun nga pong sinasabi namin, parang nai-insulto na po ang intelligence ng taong bayan sa ganyan. Alam mo nagre-raiding ka, ang dami mo pa rin baril, hindi mo man lang itinako, hindi mo man lang ibinaon. Plain sight. Kung ako gumagawa ng pelikula, kung pelikula ito, napakasama ng script. Oo, guys, nakita nyo na yung video. So, si attorney o si Congressman Teves is natatakot talaga sa kanyang seguridad pag-uwi niya. So, i-make sure muna nila na secure na talaga sila for sure, saka siya babalik dito. And then, yung mga regarding sa mga firearms, guys,
sabi ni Attorney Topaz, yung planted lang talaga lahat yon. So tama naman din siya, mga kadiyo, na alam mo nang magre-raid ka, magre-redan ka. So dapat wala na talagang clear na talaga yung house, lahat ng mga bahay mo, kasi alam mo nga magre-raid yung may magre-raid sa bahay nyo. So ito is questionable kasi din to, mga kadiyo, kasi ang daming mga armas na nakuha sa mga bahay ni Tevez. Alam naman niya nga ire-raid siya. So sabi ni Attorney Topaz is na-shock din siya nga bakit merong nakuha na ang daming mga armas, na malalakas na armas. And then regarding din sa yung time na napas lang si Governor Rigamo, questionable din yun, mga kadiyo, kasi bakit walang PNP or Army na nagjo-duty yun. So mayroon silang suspicious ng mga tao, mga kadiyo, nga lima, na bakit yung araw talaga nun nga wala silang lima. So dapat itong lima na ito, mga kadiyo, is dapat pagpapaliwanagin na bakit wala sila nung oras na yun. Something suspicious talaga kasi ito, mga kadiyo. Kayo, mga kadiyo, anong masasabi niyo sa video na ito? Planted nga ba yung mga baril na nakuha sa bahay ni Congressman Tevez? At anong masasabi niyo sa limang suspicious na hindi nag-duty nung araw na napas lang si Rigamo? Mag-comment down below sa inyong reaction po dito. Maraming salamat po at magandang araw.